Subscriber ko po sa mga friends sa YouTube channel ko po at chat si Mousy. Maraming salamat sa inyong lahat, guys. Sa stay connected po sa ating YouTube channel at ako din po sa inyo. Kung sino man pong hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please feel free to subscribe my YouTube channel and I will get back to you. Babalikan ko po kayo after pinakita ko yung mga subscribe nyo sa akin. Babalikan ko din po sa inyo. And maraming salamat sa inyong lahat, guys, na hindi niyo po ako iniwan. Nandiyan po kayo palagi sa akin. Hi, guys! Ngayon po ang inahanda ko po para po sa ating Christmas. Gagawa po ako ng pinatuyoang hamonado. So ito po yung ginagamit natin. Slices of baboy na may fat, na may tambok. So, ayan po yung limpo. So, brown sugar, water, salt, pineapple. Yung pineapple yung kunin natin, yung pineapple, tsaka mamaya din yung sauce niya. Tsaka instead of nor cubes, ito yung gagamitin natin. Yung supe, tahidil supe. Tapos, ito yung soy sauce na Silver's One. At Silver's One na vinegar. At mamaya, lalagyan natin konti ng oil. Kasi po yung oil, may oil na po yung baboy. So, unahin muna natin ilagay yung baboy. So, so, start na po tayo para po yung baboy yung fit niya, yung fat ng baboy ay magbibigay oil sa linoto natin. So, yun yung tawag natin na pinatuyo ang hamonado. Okay, so sarap ito dahil. Sampahin mo po, magpansa-pansa po kayo kung ano, kung maglagay kayo ng salt. Kasi, yung iba kasi, mahilig sa maalat. Pero hindi naman ito maalat dahil talagyan natin ng sugar. Tayo natin yun, no? Tapos, kasi meron pa yung chicken bat. So, anong muna natin guys. Mama, ano siya? Na yung fat niya ay medyo mag-brown yan. Mag-brown yan. Magbibigay siya ng fat. Kasi yung mga, ito yung fat ng baboy. Ito yung po magbibigay ng oil. Na kailangan. Ano yan? Masarap yan mamaya. Ayan guys. So, antayin muna natin yan. Okay? Ayan. Ayan na po ang sitambas ng ating baboy. Kasi marami po yung lumuluto ko. Ayan. Kailangan lalabas yung mga fat niya. Yung fat ng baboy. Ayan maya, lagyan po natin ng mga suka at saka soy sauce, brown sugar at saka yung pineapple juice. Okay, so version ko po to. Sana gustuhan nyo yung video ko. Masarap din guys kung lagay nyo yung ano, saging, yung saging na sa atin yung radaba ba yun? Masarap din guys lagyan ng saging na sinug na kasa
kasaba. Ang kasaba na banana. Ang sarap guys. Paglagay nyo dyan. Pero ito ngayon, lalagyan natin ng pineapple. Yan. So, maya-maya, ma-okay na yan. Gisahin natin yung ito yun guys. Yung bay leaves, yung garlic, onions, saka lagyan natin din na pepper. Yung pepper na ano, yung mga liso ba? So, dito yan nalagay dyan. Kuha mo na. So, antayin muna natin na ma-okay na para mag-start na tayo lagay ng mga onions at saka garlic. Guys, yun na po siya. At isahin na po natin yung garlic. Para po yung garlic natin. Depende lang po kung anong gusto niyo. Maraming garlic. Kaya konting garlic. Ito na tawag natin yung ahos. Ahos. Ito yung garlic. Tapos, nalagay po natin yung onions. Mga 10 seconds lang po guys. Medyo maano siya. Medyo brown-brown na po yung garlic. So, pwede na natin lagyan ng masarap kasi pag i-brown natin yung garlic, no? Masarap. Pag hindi ilaw. Depende. Guys, kung gusto nyo marami yun yung onions nyo, yung garlic nyo, depende yun sa'yo. Kasi sa akin, gusto ko yung marami siyang onions at saka marami siyang garlic. Parang lilipad, no? Pero guys, for sure, magigustuhan ito. Medyo marami na yung oil, so di ko na lang bigyan ng another oil, di ko na lang lagyan another oil kasi medyo marami na yung oil para iwas po sa fat. Kasi paminsan, pag maraming fat, yan tayo po magka-pimples. Maraming fat, yun yung mga po. Ngayon, so ilalagay po natin yung soy sauce. And water. Ay, pour natin water guys. Tsaka maya-maya sugar, brown sugar.
mamaya-maya lagyan natin ng paminta. Yung dahon na paminta at saka yung ano niya. Tapos lagyan natin ng sauce ng pineapple. Yung sauce ng pineapple dyan. Pineapple juice. Maya-maya na lang lagyan natin. Para maano. Antayin natin guys na kukulo yan. Yung sugar. Ubus na lang natin. Kung meron kayong soybeans guys, pwede din lagyan nyo ng soybeans. Wala ka ng soybeans dito. Hindi ako nakakita ng soybeans. So, o kaya lagyan nyo ng instant pineapple, yung sinasabi ko kanina, pwede nyo din lagyan ng saging. Masarap yung saging guys. Masarap. Iba din yung saging. Hintayin muna natin. So guys, wait muna. Pakuloyin muna natin yan para ma-absorb yung mga ano niya. Tapos ilagay natin yung liso. Ito yung paminta. Mamaya na yung dahon. Yung bay leaves. Tapos nimplahan nyo ng asin. At saka yung may nor cubes kayo, pwede yung lagay nor cubes. Pero ito yung sa akin supi. Kahit yung supi kasi wala akong nor cubes. So, cover muna natin yan para mamaya, para maging soft yung baboy, yung limpo. Okay? So, see you later. So, ayan na. Kumukulo na siya. So, ilalagay ko na yung asin. Of course, depende yan sa inyo kung ano, gusto nyo bang maraming asin. Saka yung bay leaves. Ilagay natin yung bay leaves. Sa 2, 3, 4, 5, 6 na bilis yung ilagay ko. Yan. Para masarap, timplahan na lang natin. Tapos, lalagyan natin ng pineapple. So, hindi po natin iubos yung pineapple, guys. Para mamaya, kasi pag iubos yan, diba mag-iitim yan. So, para may fresh pang pineapple mamaya, i-ano natin. So, tansya-tansyahin na lang natin. O, ayan na, nahulog. Sorry. Yung half lang muna ilalagay natin sa pineapple. Tapos mamaya na naman yung another half. Tapos, of course, para masarap siya, dapat timplahan na natin. Ito yung gagamit ko. Tahidel soup instead of nor cubes. Wala tayo dito sa Pilipinas ng tahidel soup. Yung tahidel soup, guys, yung sinasabi ko dati, kung masakit yung tiyan, guys, instead of, ano, salty kasi siya, guys, parang, ano, yan yung ginagamit ko. Kung gusto kong humigop ng sabaw, di na kailangan ng maglaga ka pa ng manok o ano yan, pwede maglagnat ka o ano, masabaw. Yan, ito yung maganda guys. May tip ako sa inyo guys. Ito. Kung nasa Germany ka guys, bibili ka nito, tahidel soup eh. Kasi ito lang guys, ilalagay mo guys, masarap na siya guys. Na soup. So, yan. Antayin muna natin ang baboy na medyo mag-absorb yung ano, medyo makunti na lang yung ano niya, sabaw niya. Okay? So, cover muna natin. So, guys. Ayan na po, guys. Wala na yung mga sabaw niya. So, yung last po na pineapple, ilalagay na po natin. Masarap. Siguradong taob ang ating kaldero nito guys. Tsaka huwag nating abayaan yung linuto natin, baka masunog dahil po sa binagyan natin po. So, maya-mamaya kain na kami. Tapos
iba. Sarap guys, wow. Hindi kayo magsisisi guys. Try nyo din guys. So, i-leave muna natin ng 5 minutes. Pero, yung ano, pahinaan lang po yung apoy. So, mamaya-maya kakain na. At yung iba naman para mamayang gabi sa ating Pasko. Yan po ang ating hamonada. Sana po nagustuhan niyo po ang ating video na ito at i-try niyo din po. So, mamaya 5 minutes po para po yung nilagay natin na pineapple medyo lutuin muna natin ng konti. Para ready na at haunin para kain na. So, ayan na guys. Yan na ang ating hamonada. Ito po ang dinatawag natin na pinatuyo ang hamonada. So, sana tingnan nyo po yung video para alam nyo kung sino pa pong hindi marunong magluto, eh, alam nyo na. Okay, so, antayin po natin yung video. Tingnan nyo po yung video kung paano ko po linuto.